Hello mga ka-okra! Ako po ito, si Tox. Ako naman po si Red ng Too Good To Be True. Tune in na sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast with us, Jillian Vicencio and... Ives Flores. I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to... Siligang sa Gabi! The podcast. Hello, mga ka-opera all over the world! Start na ba yun? Ang bilis ah! Huwag na natin patagalin. Hello sa inyong lahat. Welcome to episode 95 wow. of Siligang sa Gabi, the podcast. At syempre, kung first time nyo dito sa pod, kasama ko ngayon. Ako si Jed, syempre kung hindi nyo pa kami napapanggan ever. Ako si Mike. Siya si Mike. At kasama namin si Isha talaga originally, pero wala siya ngayon. Siya ay nakikinig as a listener siya today. Yes, hi Ish. Correct. Malapit din ang marinig yung voice ni Ish ulit. Abangan nyo. Totoo. Super exciting ang comeback ni Isha. Abangan nyo yan. Pero super exciting din and jam-packed ang ating episode today. Totoo. By time. Pwedeng dalawang parts na to. Sa dami ng mangyayari. Hindi ko na rin alam kung paano natin gagawin ito. Pero super exciting because our episode today is powered by BossJob.ph, your partner in finding the right career match. Wag na nating patagalin pa. Yes. So, maliban sa ano sa boss job, isa pa sa super exciting part ng episode na ito. For dahil sure, narinig nyo na sila sa intro, di ba? Narinig nyo na sila sa intro, pero wag na nating patagalin dahil meron tayong mga bisita galing sa Purok Onse. Galing oh sa Purok my God! I'm sure kilala niyo to kasi bukang bibig ng mga tao tong ano tong series na to. Totoo. Ito at lang laging naman, number one. Diyos ko, every week. Laging trending, laging number one. Alam mo, ang dami nang napatumba nito sa Netflix ha. Mga k-drama napatumba nito sa ano sa actually, bilangan eh. So, ito ang teleserye na pinag-uusapan ng lahat. Ito ang Too Good To Be True ng ABS-CBN Entertainment. So, let's all welcome. Nandito si Tox or si Concepcion. Hindi mo kami maloloko, Tox. Concepcion. At nandito rin si Red. Kaya naman i-welcome natin sila si Jillian and si Ives. Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Hello, wow! Hello, hello! Welcome! Good day, good day, eh? Wow! Welcome to Siligang sa Gabi, the podcast. So, kamusta naman kayo dyan? Ay, sa mga hindi nanonood sa amin sa ano, YouTube or sa Patreon, magkasama sila ngayon yes. sa isang lugar. In one frame. Nasa Purok wow. Onse ba kayo ngayon? Purok Onse. Hindi, wala. Kamusta? Nasa lock-in ba kayo ngayon? Yes, opo, nasa lock-in po kami ngayon. Oh bale, last cycle na po namin. Yay! Uy, grabe, matatapos na. Ibig sabihin, matatapos na yung Too Good. Ano yan, sad news yun sa iba kasi yan ang pinagkakaabala ng mga tao lately eh. Yung TV series kaya na yun. Nga po. Yun nga po, gaya po ng sabi nyo, di ba, number one nga po madalas. Yes. True. Laging number one. Congratulations sa inyo sa lahat ng bumubuo ng ano Too Good To Be True. Mag-hi naman kayo sa mga ka-okra all over the world. Hello mga ka-okra. What's up mga ka-okra? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Yes! Yes! Ganon! Ganon! Ganon si Tox! Ganon! Oo. Mabatiin natin sila ng lahat ng ano ng oras, di ba? Correct. So, yan. So thank you for visiting us here ha sa Siligang sa Gabi the podcast. Simulan natin ang kwentuhan. Ako ang magbabagsak ng word of the night ngayong gabi. So ang word of the night natin ngayong gabi. Kumuha na kayo ng mga tissue. Kumuha na kayo ng mga tissue. Friend zone. Friend zone. Ha? Friend zone. Oh, grabe naman. Uy, napainom. Iyak ako. Na hurt ako doon. Napainom si Ives sa ano, napainom si Ives sa word natin. Mapanakit ang episode na ito. At so, may pagtingin po mga ka-okra. Proceed with warning po ha sa mga nakikinig. So ito, yes. Define natin ang friend zone. Para lang doon sa mga baka may hindi pa nakakaalam, 'di ba? So sabi sa internet no, sa ating kaibigang Google. Ang sabi nga sa ano, Google. Ano ba 'yung 'di ba Google 'yung nakalagay sa ano? Yes, Google. So sabi sa Google. Eh, ang ito daw friend zone ay isang situation kung saan may dalawang magkaibigan pero 'yung isa
okay na sa kanya or parang gusto niyang i-level up to a romantic relationship yung isang yung pagkaibigan nila. Huy, natatawa sila din. Huy, bakit yung tatawa? Bakit yung tatawa? Parang ano? Wala, parang sorry, fresh. Sorry. Parang fresh pa. Parang fresh pa. Hindi, so yun, dalawang mutual ano sila, friends, na yung isa gustong i-level up ang relationship nila to a romantic relationship. Okay. Pero yung isa, hindi. So kumbaga, parang pag... Baka hindi pa. Or pwede, pwede hindi pa or hindi na. Kasi may mga nagsasabi na friend zone is forever. Diba? May mga ganun. Oo, may mga ganun. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan, oh, may, yes. May, ano, may, gusto ko yan, may so, ganyang parang ano, opinion. Pa. Ah, so, tayo, hindi pa. Oh, events na rinig mo ba yun? Ha? Oh, so, yun yung definition ng friend zone. So, ang unang question ko para sa inyong lahat. Kasama ka dito, Micah. Yes. Kasama ako? Ka dito. Bakit ako? Ayoko. Ang unang question ay, na-friend zone na ba kayo? Yun ang una nating question. Si Mike ang una din pa sasagutin. Mike, bakit na-friend ako? Zone ka na. Siyempre. Ikaw ang host dito eh. Ikaw ang host dito. Parang hindi pa. Hindi naman. Wow! Lakas! Tindi. Tindi naman. Naging kami. Naging kami! Sana all. Ikaw, Jillian, na-friend zone ka na ba? Parang hindi pa. Kasi mas ghosting yung ginawa. Parang gano'n. Ow! Jillian! Oh my God! Ang sakit naman nun. Ang bigat. So parang o nga, no? Parang iisipin mo pala, ano mas masakit? Ma-friendzone ka o mag-ghosting ka, no? Parang o nga, no? Diba? Oo. Mas okay ng friendzone kasi malinaw sa inyo na, friends lang. Ito lang pala yung nararamdaman niya. Friends lang talaga. Wala nang iba. Eh yung ghosting, umasa-asa ka. Tapos, naku, parang... Goodbye. No, wala ngang goodbye. Walang goodbye. O pag-ghosting, walang goodbye yan. Kaya ghosting. Oh. Diba? Dapat ano, nagbihis ka ulit nung sa Eerie, Jillian, tapos ginoosting mo rin. Ginoosting mo siya. Nang legit. Tinakot mo dapat sa kwarto, ganun. Para, ano siya. Ikaw, Ives, na-ghosting ka, ay, na-ghosting, na-friendzone ka na ba? Kasi, kanina, ano kay, todo yung reaction mo sa friendzone. Malapit zone, na. Ha? Wala, hindi pa. Wait lang, joke lang ako, hindi. Pangalanan na natin. Ha? Hindi nga, nagbibiro lang ako. Kasi ako, pagkaibigan ko. Pero So never pa nangyari. Ay, bakit may mag ano? Nagtago eh, nagtago. Ay, bawal magtago, Ives. Hindi ka maririnig dyan sa likod. Hindi, so ikaw, pagkaibigan mo, in forever na siyang ang tingin mo sa kanya friend. Hindi na siya, kumbaga hindi mo na siya na... May mga, depende sa tao. Kasi may mga kaibigan akong babae, halos babae mga kaibigan ko. So, okay. Yung mga yung parang kapatid na turing ko yun, so wala talaga mali siya. Ah, totoo. Kasi iba-iba rin nga naman yung ano, relationships per ano, diba? Pwedeng, ano lang talaga, sobrang close nyo as friends na talaga hindi mo na imagine na may mali siya, na hindi tatawid talaga to ano, diba? To specific. Oo. Next level. Kanina may violent reaction si ano, si Jillian dun sa friend zone is forever. So feeling mo, pwedeng tumawid or pwedeng ma-promote ang isang na friend zone to a lover? Posible 'yun kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga mangyayari, 'di ba? Nagbabago yung mga tao. What if ngayon tingin mo sa kanya friend? Bakit ganyan itsura mo? Agree na agree. Aso ka ba? Todo agree. O, aso sa Gypsy Ives. Aso sa Gypsy Ives dito. Kasi todo agree sa kanya. Diba? Kung Jillian, totoo. Pina-agree siya, o. Tama. Nagbabago yung mga tao. So, may possibility rin talaga na mag-iba yung tingin mo dun sa tao na yun. So, yes. I don't believe na friend zone is forever. Totoo yan. Tsaka, alam mo, isang ano part ng recipe, yung proximity, pag lagi kayong magkalapit, magkatabi, magkasama. Yeah, actually nga, no? Nagkakadevelopan yan sa ayaw at sa gusto mo yun. Diba? Lalo na kung halimbawa, super same interests kayo, tapos lagi kayong magka, correct. Ano, diba? Magkausap, magka-viber, laging ganyan. Yun. Oo. Actually, yung mga love teams din natin, no, sa ABS. Yari, sila Enrique Hill, tsaka si, ano, si Liza. Diba? Mm. Po, nagka-developan. Si James Reed, tsaka si Nadine. Oh. Lumayo ka pa. Si Catherine at si Daniel nga, eh. Oo, oh, diba? Correct. Lalayo pa diba? Ba tayo? Lalayo ay, ka pa ba? Lalayo ka pa ba? Lalayo pa tayo. Oh, wala lang ano ba? Ano, kamusta ba si Tox at saka si Red? Ha? Naging ano? Naging ano na, showbiz talk show na pala ito. Pero yun, totoo. Parang somehow, pwede kang tumawid. Ikaw, Ives, naniniwala ka dun na parang pwede kang makaahon from the friend zone.